Tumulak na patungong Singapore ang National Volleyball Team ng Pilipinas para sa 28th Southeast Asian Games. Ito ang unang salang ng Pilipinas sa International Volleyball Stage makalipas ang isang dekada. Samantala, nakasungkit na ang Pilipinas ng silver at bronze medals sa SEA Games. May report si Mark Zambrano. Isang dekada na ang nakalipas mula noong huling magpadala ang Pilipinas ng National Volleyball Team sa Southeast Asian Games. Mula noon, tila tumamlay ang local volleyball scene, kaya hindi nakabuo ng koponan na maaaring kumatawan sa Pilipinas sa international competitions. At sa muling pagsabak ng ating mga atleta sa SEA Games, bitbit nila ang pag-asang muling maibalik sa world stage ang Philippine volleyball. I'm really happy for Philippine volleyball, but I think sana lang this is the start talaga na magandang opportunity sa lahat sa Philippine volleyball talaga. Binubuo ng mga bigating volleybells mula sa collegiate at semi-pro leagues ang national team. Ayon kay Coach Roger Goreyev, mabigat ang bracket na kasama ang Pilipinas dahil mga volleyball powerhouses tulad ng Vietnam, Indonesia at Malaysia ang kasama dito. Pero ramdam na daw nila ang respeto mula sa international community. Nakaka-elate na tinitingnan na rin nila tayo despite the fact na for the last 10 years wala naman tayong participation. Maganda na rin yun psychologically kasi hindi na tayo yung salitang Tagalog na minemenos. Magandang combination to. And yung team na to is a very composed team. And yun, sobrang young din yung team eh. So yun, magandang advantage yun. Ang tinuguri ang Twin Towers ng koponan, ikinatuwa rin ang muling pagbangon ng Philippine volleyball. Nakakatuwa kasi isa sa parang Pilipinas yung kinakatakutan nila. And pinaghahandaan nila kami. Kasi nila. Minsan parang yung ibang team na, ay Pilipinas, parang nga binabaliwala nila. At least ngayon, may takot sila. Mga kalaban ng Philippine volleyball team ang Indonesia sa June 10, Malaysia sa June 11, at Vietnam sa June 13. Samantala, nakamit naman ng Pilipinas ang unang silver at bronze medals ito para sa 28th SEA Games. Nasungkit ni Justine Gail Tino ang silver medal sa women's individual foil sa fencing, habang nakuha naman ni Nathaniel Perez ang bronze medal para sa men's individual foil. Sa kasalukuyan, nangunguna ang host country na Singapore sa medal tally na meron ng 15 medalya. Kasalukuyan namang nasa 5th place ang Pilipinas. Target daw ng ating national team na maging 4th place overall ngayong SEA Games. Noong 27th SEA Games sa Myanmar, pangpito lamang ang Pilipinas na may 100 medalya. Sa mundo ng palakasan, hinding-hindi magpapahuli ang ating mga pambato. Pero kahit gaano man sila kahusay, tila kulang daw ang suporta at pondo ng gobyerno at mga ahensya nito para mas hasain pa ang kanilang talento. Kitang-kita rin ang epekto ng mga kakulangan nito sa mga malalaking international sporting events gaya ng Olympics, na kung saan tila hirap ang Pilipinas makapag-uwi ng medalya. Pero sa kabila ng hirap at mga pagkukulang na kinaharap, malaking bagay na raw para sa ating mga atleta na magkaisa tayo bilang sambayan ng Pilipino sa pagbibigay ng dasal at suporta para sa kanila. Gawin lamang ninyo lahat na kakaya nyo. Kay medalya kayo, wala kay medalya, kay gold, kay ano. Ang ibig lang hingin sa inyo, be a true Filipino, be an athlete, be a sportsman. Pakita ninyo ang kung paano ang tunay na Filipino. Mark Zambrano, GMA News.